Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Kami nagpapasalamat na makapagpatuloy kami sa aming ministry at ngayon lang kami nagkakaroon muli ng panahon na inyo kaming matutunghayan sa YouTube. At nagpapasalamat kami bago tayo mag-umpisa. Nagpapasalamat kami sa lahat naming taga-subaybay. May mga ilan tayong mga viewers na nag-contact sa amin. Nagtanong talaga sila, Brother John, kailan ba ninyo may ipagpatuloy ang Seven Churches? Katulad ni Sister Lato ay inaabangan niya. At ngayong gabi, nagpapasalamat kami sa Panginoon na makapagpatuloy tayo. Pero bago tayo dadako sa pag-aaral, tayo po muna yuyuko sa isang panalangin. Imbitahan ko kayo na manalangin kasama namin. Dakila naming Diyos, Ama naming Banal, kami po'y lumalapit, Ama, sa inyong banal na trono. Kayo ang dahilan ng aming pangangaral, sapagkat kayo ang mayroong panukala sa aming buhay. Aming nilalapit, Ama, ang lahat naming mga viewers, lahat naming tagapanood, na inyo silang pagpapalain. Tulungan ninyo na makarating sa pagkaunawa sa katotohanan, lalo tigit sa lahat sa paksa na aming tatalakayin. Ang buong serye ay ang Seven Churches at aming itatalakay bawat iglesia. Sa pitong iglesia, nawa sa gabing ito kanilang matutunan ang kasaysayan o pangyayari sa iglesia ng Pergamos. Ngayong gabi, aming pinapanalangin din ang lahat ng aming taga-subaybay na naghihintay sa topic na ito, na may magiging pagpapala ito sa kanilang buhay. Amin ding hiniling ang inyong pagpapala sa lahat naming mga equipment, sa aming mga gawain na ginagampanan ni Sir Win at ang inyong lingkod. Pagpapalain kami ngayong gabi, naway magtatagumpay ito, hindi mauwi sa wala ang inyong gawain, kundi magdadala ito ng maraming karunungan, kamulatan, higit sa lahat sa tunay na paglilingkod sa buhay at banal na Diyos. Umaasa kami, Ama, na inyong pagpapalain ang ministeryong ito, saan man ito makarating. Umaasa kami na ang bawat puso na makakarinig, makatunghay sa mensaheng ito, ay magiging anak ninyo sa lalong madaling panahon. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Umaasa kami na kapag kayo'y mahayag na, darating kayo sa planetang ito, sasalubong kami sa inyo at manahin namin ang buhay na walang hanggan. Salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nais ko munang babatiin ang lahat naming mga taga-subaybay, lalo tigit sa lahat ang mga nagbibigay talaga ng donation sa Japan, sa Israel, at sa iba pang mga lugar na nagsubaybay. At lalo tigit higit sa lahat yung mga naghanap ng mga katotohanan na pinanood ang lahat naming mga programa. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, ating pag-aralan ang ikatatlong iglesia sa pitong iglesia. Tandaan ninyo, ang pitong iglesia atin itong itatalakay, ang buong kasaysayan ng iglesia. Sapagkat ang Seven Churches, this is the history of the church. At kung matapos ang kasaysayan sa pitong iglesia, matatapos na rin ang sanlibutan. Ngayon ating babalikan tunghay, sapagkat ang una hanggang ika-anim na iglesia, natatapos na ito. At kung ating pag-aralan sa Biblia, saan na tayong iglesia? Sa Iglesia Laodicea na tayo. Pero ating pag-aralan itong pitong iglesia, pitong yugto ng kasaysayan sa iglesia, sapagkat mayroon kayo ditong matutunan, ano bang kapanahunan ang nangyayari sa ikapanahon ng mga iglesia. At habang inyong matutunghayan, sa gabing ito gusto ko ding makikita ninyo ang galaw ng kaaway, ang galaw ni Satanas, paano niya binabago ang kanyang estratehiya sa kanyang pandaraya upang magiging sambahin siya sa buong mundo. Kaya nga, nakikita ninyo ang larawan ngayong gabi, no? Ito yung Seven Churches, at dito tayo sa ikatatlong iglesia, ang iglesia ng Pergamos. Nakikita ninyo si Jesus Christ na nakatayo sa kalagitnaan ng pitong kandilero. Kung inyong pag-aralan ang santuario ng Panginoon, ang kandilero, ang seven candlestick, makikita yan sa holy place, sa banal na dako. At kung titingnan ninyo ang banal na dako, ay ano yun siya? Nang namatay si Jesus Christ sa cross, pagkatapos noon, naglilingkod siya sa santuario sa langit, pumasok siya sa banal na dako. Pero sa ating kapanahunan ngayon, wala na siya sa banal na dako, kundi doon na siya sa ikatatlong kwarto ng santuario, at yun ay tinatawag na the most holy place.
No? Kaya nga, ako ay nagpapasalamat na ating nakikita si Jesus sa kalagitnaan ng santuario. Siya naglalakad sa kalagitnaan ng pitong iglesia upang nakikita natin na siya ang nag-iingat sa bawat kasaysayan ng iglesia at kasama ng kasaysayan sa kanyang mga lingkod at kung paano sila nagtatapat, ganun iniingatan ng Panginoon ang kanilang mga buhay. Ngayon dito tayo sa Pergamos. Ano ba itong Pergamos? No, ating titingnan ngayon ang unang talata natin mababasa sa Revelation 2, verse 12. To the angel of the church of Pergamos. Ito yung greeting sa iglesia ng Pergamos. Binabati ng Panginoong Hesus ang iglesia ng Pergamos. To the angel of the church of Pergamos, write. No? Sinulatan niya ang mensahero sa iglesia ng Pergamos at sinabi niya kay Juan, isulat mo ito. No? Kung ating pag-aralan ang Pergamos, mayroon po itong dalawang kahulugan. Ang unang kahulugan ng Pergamos, ito po ay, it denotes height or elevation. No? Mapapansin ninyo, nakalagay siya sa itaas, no? Nasa itaas siya, or in other words, sa ibang mga nag-translate, ang kahulugan ng Pergamos means lifted up. Ito yung At ito yung kasaysayan ng iglesia ating napag-aralan na sa previous church na ating pinag-aralan, yung Smyrna, that is persecution experience of the church. Kaya nga kung inyong titingnan, ang seven seal ay ang katumbas niya doon, yung pulang kabayo. Madugong kasaysayan ng iglesia sapagkat sila'y pinapatay, not accepted to the Roman Empire. No? Pero ang Pergamos, iba ang kanilang karanasan sapagkat ang iglesia nakalagay siya sa itaas. No? Nasa pedestal, no? Tinitingala siya sa Roman Empire sapagkat sa panahon nito, si Constantine nagiging convert sa Christianity. At ang official na relihiyon ay ang mga Kristiyano. Kaya nga, na-elevated Christianity at the time was elevated. Nakalagay sa itaas and Christianity was lifted up. Kaya nga, ito yung kahulugan. Ang isa pang kahulugan sa Pergamos ay ang galing siya sa dalawang salita. Galing sa salitang Phorgos at Gamos. Ang ibig sabihin ng Pergamos, galing siya sa dalawang salitang Phorgos na ang ibig sabihin, castle or tower. No? Pag papansin ninyo, pag tower, ang ibig sabihin, nasa ang kanyang kalagayan, nasa itaas. No? Ang gamos naman, it signifies marriage, ang ibig sabihin. Kaya nga, ang ibig sabihin, ang iglesia ng Pergamos, nakalagay siya sa itaas, nagiging tower, no? High, lifted up through marriage. No? Ano dito? Sapagkat sa panahon nito, nagkakaroon ng marriage, ang Pergamos, at Church of Pergamos was lifted up through marriage. Dito nagkakaroon ng union between the church and state. No? Dito nagkakaroon ng pag-aasawa ang simbahan at ang estado. No? Sapagkat ang emperor ng Roma ay na-convert to Christianity. No? Mamaya, abangan ninyo itong pangalawang definition ng Pergamos. Ipapaliwanag ko ito sa huling bahagi sa kalagitnaan bago tayo magtatapos sapagkat mayroon kayong matutunan kailan ba nagkakaroon ng marriage. Nung nagdaang topic, aking tinatopic sa inyo yung Church ng Smyrna, nagumpisa siya sa 100 AD, natatapos sa 323. No? Bakit ang Pergamos, mag-start tayo sa 313, no? At gusto kong ipapaliwanag, nagkakaroon ako ng problema sa dalawang pizza sapagkat kinuha ko yung kahulugan niya sa Pergamos, yung Phorgos at saka Gamos na nagkakaroon ng marriages, nagkakaroon ng kasalan, ang civil power at ang iglesia. Kaya nga, tinapos ko ang Smyrna sa taong 323. Pero ang Pergamos, hindi ko ito may papaliwanag sa inyo ng malinaw kung hindi ako mag-umpisa sa 313. Kaya nga sa mga nag-aabang sa church age, kailangan wag ninyong i-tie up masyado ang mga pizza na aking nilalagay
Kasi binabasa ko ang aking paliwanag doon sa ano, may nagkakaroon ng mga lapsing sa mga taon, kaya nga wag ninyong i-tie up masyado ang inyong focus sa mga taon, kailan nag-umpisa at kailan natatapos, kasi binabase ko ang ating interpretasyon sa mga taon ng kasaysayan, ano bang nangyayari sa mga taong ito at sa iglesia, sa pitong iglesia. No? Ating pag-aralan, dito tayo sa kasunod. No? Kung ating titingnan ang geographical location ng Pergamos, no? Malapit siya sa Sikos, no? Kung inyong titingnan, mula sa Epeso, Smyrna, mula sa Epeso at saka Smyrna, that is around 40 miles ang layo. No? Pero mula naman sa Smyrna hanggang sa Pergamos, ang layo niya around 50 miles ang layo niya sa north side, ang makikita natin ang church ng Pergamos. No? At kung ating titingnan ang ito yung mga na natitira na mga ano ngayon sa siyudad ng Pergamos, no? Kung ating titingnan ang Pergamos, malapit siya sa karagatan. At mula sa karagatan, mayroong isang malaking bulubundukin, no? Pinakamataas na bundok makikita sa malapit sa karagatan, ating makikita ito yung siyudad ng Pergamos, no? Nakikita ninyo ito. At itong teatro, nakikita ninyo yung mga hagdan sa ibaba, ito yung teatro nila. At ang stage nila nasa baba pa, pero sa ngayon wala na itong ibang mga hagdan na ito yung mga upuan, kasi ito yung teatro nila. At natitibag na ito ngayon, ang iilan nito. At kunti na lang ang natitira. Kaya ito yung rimin. Mapapansin ninyo, ang siyudad ng Pergamos, tinatawag siyang high at saka lifted up, kasi ang kanyang siyudad nakalagay talaga sa ibabaw ng bundok kung saan makikita natin ang siyudad ng Pergamos. At sa Pergamos ito, kung inyong titingnan ang mga natitira pa sa mga siyudad, ito yung library ng Pergamos. At sa library nito, at sa mga manunulat, ang library ng Pergamos ay mayroon itong mga around 2,000 manuscript ang nakalagay sa kanilang library. At sa mga manunulat na naglalarawan sa library ng Pergamos ay... Kasi ang libro nila noon ay hindi katulad ng libro natin ngayon. Ang kanilang mga libro noon ay mga scroll, ang kanilang mga manuscript, at nag-i-export pa sila ng mga papyrus, kasi ang mga sinulatan ng kanilang mga libro ay mga tinatawag na papyrus, no? At ini-import pa nila yan galing sa Alexandria at saka Egypt. Pero dumating ang panahon na ang Egypt at Alexandria, kasi sila yung source sa mga ng sinusulatan ng mga aklat, hindi na nag-i-export, nagkakaroon sila ng problema. So ang ginagawa nila, nag-produce sila dito sa Pergamos ng isang kanilang naka-develop sila ng na masusulatan nila galing naman sa balat ng mga hayop, at dito sila nagsusulat ng mga aklat gamit ang mga balat ng hayop. Tinatawag ito ng Pergamos nung una na aklat o sinusulatan nila, pero sa bandang huli tinatawag ito na parchment. Kaya nga kung inyong mayroong parchment, mayroong mga sulat galing sa mga parchment, galing sa mga pine na mga balat ng hayop na sinusulatan, dito yun nagmula sa siyudad ng Pergamos. Kung ating titingnan din ang Pergamos, maliban dyan, ito yung templo ng Pergamos kung saan ito yung Temple of Zeus. At sa templong ito, ang kanilang Diyos na si Zeus, ginawa nila ng templo dito sa siyudad ng Pergamos. At sa templong ito, mayroon silang Diyos na sinisinasamba na kakaiba. At tinatawag ang Diyos na Ahas, no? Sa siyudad na ito, sinasamba nila ang Diyos na Ahas, at ang pangalan ng kanilang Diyos ay si Escapulos, no? Dito nila sinasamba sa templo ni Zeus. At
sa Karatig, sa templo ni Jesus, mayroong isang school, isang eskwelahan na nagtuturo ng paggawa ng mga medisina. Kaya nga, dito nagmula, mapapansin ninyo yung emblems, no? Sa Mercury, sa ating kapanahunan ngayon, ano ba ang simbolo sa mga gamot na tinitinda natin sa Mercury? Di ba mayroong ahas na nakapulupot sa pool? Di ba? Mapapansin ninyo? At ang ahas na yan, sa siyudad na ito, dito nila sinasamba ang ahas na kanilang Diyos na tinatawag na Escapulos. At hanggang sa ating huling kapanahonan, dala-dala pa ang impluensya sapagkat dito tinuturo, dito sila gumagawa ng medisina at dito nila sinasamba ang kanilang Diyos na isang ahas. Now, ngayon ating tinitingnan yon ang church age ng Pergamos. Ito yung church age niya. Nag-umpisa siya sa 313 at natatapos siya sa 538. Kaya nga, patandaan ninyo, dalawa ang meaning na aking binibigay sa Church ng Pergamos kasi dalawa din ang aking dapat ipaliwanag mula 313 to 322 ang itinataas ang Christian religion, inilagay sa itaas at kaya nga, ang isa sa mga meaning ng Pergamos, lift high at saka lifted up. No? Elevated, lifted up sapagkat nung ito yung kasaysayan niya. No? Kung ating titingnan ang kasaysayan ng iglesia mula sa pagiging persecuted church, kasi nakaranas ng ang iglesia ng Panginoon ng persecution mula 180 to 312. Yun yung karanasan ng Smyrna. Pero pagkatapos sa karanasan ng Smyrna, no, napapansin ninyo ang karanasan ng Smyrna, gusto ni Satanas i-wipe out niya ang lahat ng mga Kristiyano, lalo na sa bandang huli na ginagamit niya sa Emperor Diocletian. No? Ang gusto niya, ano, total eradication of Christian, no? Sa 10 years experience niya sa persecution ni Diocletian, gusto niyang i-eradicate sa buong Roman Empire ang mga Christian. Pero habang pinapatay ni Diocletian ang maraming mga Kristiyano, ay lalo pa siyang, lalo itong dumadami. Kaya nga, sa taong 312, si Satanas, kung gusto kong makikita ninyo dito ang galaw ni Satanas, paano niya binabago ang strategy. Unang ginawa ni Satanas, sa unang iglesia, gusto niyang lipulin ang iglesia sa pamamagitan ng madugong persecution. Pero nang nangyayari ang madugong persecution, ginagamit niya ang pagan Rome, ang Roman Empire, na ma-eradicate ang mga Kristiyano sa buong Roman Empire, lalo itong dumadami. Mula sa 1,000 nagiging milyon at hindi lang milyon ang mga Kristiyan, lalo itong dumami ng milyon-milyon na pumasok sa iglesia bagamat kanilang pinapatay. At dito nalalaman ni Satanas na kapag ipagpatuloy niya ang kanyang estratehiya sa pagpamatay, matatalo siya sa digmaan. So, ginagamit niya ang political na hindi nagkakasundong Romano sapagkat ang Roma nahahati ito sa eastern part at saka western part at lumabas si Constantino galing sa northern side, no? Kasapagkat siya ay kapalit ng kanyang ama na si Constantius. At mula noon, ginamit ito ni Satanas si Constantino sa isang estratehiya na si Satanas magpakungwari na mula sa pagano magiging magpa-convert sa Kristiyano. Kung ating titingnan ang kasaysayan, no? Ginagamit lang niya si Constantino. Titingnan ninyo mula sa northern side nagmamarcha si Constantino papuntang Italy. No? Gusto ni Constantino kasi ang Roma nagkakaroon ng rivalry, no? Sa eastern side pamamahala ni Constantino at saka north at sa western part naman at saka south ang namamahala si Maxentius. So, gusto ni Constantino na kanyang lulusobin ang western side upang siya na ang magiging sole emperor of the entire Rome. No, habang siya nagmamarcha, kasama ang kanyang kasundaluhan, atin na itong napag-aralan, kasama ang kanyang kasundaluhan na around 98,000,
No? Habang sila nagmamartsa, nang malapit na sila sa Milvian Bridge, ito yung karanasan ni Constantino. Si Constantino nakakita ng isang pangitain at ito yung kanyang ano, na nakasulat sa may Crucifix Encarta. Constantine said that he saw a cross and the words in hoc signos vinces, in the sign, you will be the victor, no? In the sky before the battle of Milvian Bridge, and subsequently sent his army into battle with crosses painted on their shield. No, mapapansin ninyo, anong nakikita ni Constantino sa kanyang pangitain? Nakikita niya habang sila nagmamartsa, nakikita niya sa pangitain doon sa kanyang sinasambang araw ang isang larawan, no, na nakikita niya ang isang sign of the cross na nakikita niya sa sinag ng araw. Nung nakikita niya yung cross sa sinag ng araw, mayroong nakasulat sa kanyang pangitain, in hoc signos vinces, by the sign, no, na nakita mo itong sign, ikaw magtatagumpay. Doon ang nang kinabukasan, sinabihan ni Constantino ang kanyang kasundaluhan, lahat ninyong mga espada, lahat ninyong mga shield, mga gamit sa pandirigma, lalagyan ninyo ng sign of the cross upang tayo'y mananalo sa digmaan. Sa palagay ninyo, ito kayang sign o vision na nakita ni Constantino, galing kaya ito sa Panginoon? Ito kaya'y galing sa Diyos na sa pamamagitan nito mananalo siya, o ito'y estratehiya ni Satanas para makapasok siya sa Christian Church, no? At kung ating pag-aralan ang Biblia, kung ating pag-aralan ang kasaysayan, no, hindi talaga totally na-convert si Constantino sa Christianity 100%, sapagkat si Constantino nananatili pa rin na pagano kahit siya nagiging Kristiyano. Kung ating pag-aralan ang kasaysayan sa pitong iglesia, ito yung panahon na si Satanas ginagamit niya ang iglesia na ano? Ginagamit niya ang political power upang makapasok siya sa iglesia, sapagkat sa panahong ito binabago niya ang kanyang strategy. Kung inyo, kung sa kasaysayan dito naglalaban ang dalawang ano, emperor. Sa isang panig si Constantine the Great, at sa isa naman ang si Maxentius, no? Mapapansin niyo, kaya nga dito sila nag-away sa Milvian Bridge, akin na yung pinapaliwanag, no? Sa Italy at sa Africa, ito yung teritoryo ni Maxentius, pero nilusob ito ni Constantino, at dito sila nag-away sa Milvian Bridge. Gumagawa si Maxentius ng isang estratehiya na matalo si Constantino. Gumagawa siya ng patibong, pero siya ang nahulog ng kanyang patibong. Kaya nga, sa taong 312, natalo si Maxentius sa Milvian Bridge outside Rome, and Constantine became the sole ruler of Western Europe in the empire, portion of empire. Kung ating titingnan yung buong Roman Empire, ito yung teritoryo ni Maxentius, natatalo na ngayon ni Alexander the Great, at si Constantine the Great, siya na ang nagiging sole emperor sa buong Roman Empire. No? Kung ating titingnan. At sa panahon na yan, ito yung sinasabi ni Constantine. Nang nanalo si Constantino sa digmaan, sabi ni Constantine, no? Ito yung sa kasaysayan, by this saving sign, itinuturing ni Constantino na siya ang tagapagligtas sa mga Christian na pinipersecute ng Roman Empire. By this saving sign, the true token of bribery, I have delivered your city from the yoke of the tyrant. No? Kasi pinaniwalaan ni Constantino, yung mga Christian, illegal, pinapatay, pero ako ang nagligtas sa inyo, biniligtas ko kayo sa isang emperador na tyrant. Pero bakit ito ginawa ni Constantine? Si Constantine natututo lang mula sa kanyang ama. Sapagkat si Constantius na kanyang ama, hiniral ito ni Diocletian, at habang inuutos ni Diocletian na patayin ang lahat ng mga Kristiyano sa buong imperyo, mayroong mga iilan o maraming mga Kristiyano na pinatakas ni Constantius. At habang kasama ang maliit na Constantino, nakikita ito ni Constantine. Kaya nga ito yung sinasabi ni Constantine sa mga manunulat, ito yung sabi niya, my father revered the Christian God and uniformity
preserved. While the emperor who worshiped the hidden gods died in miserable death, therefore, that I may enjoy a happy life and reign, I will imitate the example of my father and join myself to the cause of the Christian who are growing daily while the hidden are diminishing. No? Nakikita ni Constantine ang mga Christian na habang pinapatay, dumadami sa panahon ng Ismerna. Kasi sa panahon ng Ismerna, pinapatay ang mga Christian. Pero kapag mayroong Kristiyano na papatayin ang isa, 10 ang babangon. Kaya nga, ang mga hidden, nababawasan. Ang mga pagano, nababawasan. Kaya nga, I join the cause of the Christian sapagkat ang mga hidden na didiminish. Kaya nga, nang nanalo si Constantine sa digmaan, ito yung pangyayari. No, ito yung sa kasaysayan sa Microsoft Encarta. No, mapapansin ninyo dito. Sabi niya, issued jointly with the Eastern Empire, Licinius, the Edict of Milan, which granted civil right, the toleration to all religious, including Christianity. Now, kung ating titingnan ito si Licinius, brother-in-law ito ni Constantine. Nagbigay siya ng edict sa Milan, no, na sabi ni Constantine, granted, mayroon ng civil right toleration to all religion, including Christianity. Hindi na bawal ang relihiyon sa imperyo ng Roma. Mapapansin ninyo sa panahon noon, nung hindi pa nananalo si Constantine, bawal ang relihiyon. Bawal ang mga Kristiyano sa imperyo ng Roma. Pero ngayon, nung siya ay nanalo sa digmaan sa Milvian Bridge sa 312, ay nagbigay siya ng edict sa Milan na pwede na, bibigyan na toleration ang mga relihiyon, lalo na ang mga Kristiyano, hindi na bawal ang ano. Kaya nga, ito yung edict of Milan sa 313. At ano yung batas na binibigay ni Constantine? Full religious tolerance, restored property, support Christianity. Kasi sa panahon ng ni Diocletian, lahat ng mga property were confiscated. Tapos ngayon, sinusuportahan na niya ang Kristiyano, kakristiyanuhan. From now on, sa 313, ito yung sabi ni Constantine, from now on, the Christianity become the state religion of the Roman Empire. And paganism is no longer the state religion. No, sabi niya, ano na? Ang Kristiyano ito na ngayon, ang state religion, ang paganism, hindi na state religion. Hindi na siya ang relihiyon ng Estado. Ibig sabihin, tinitakwil na siya ni Constantine. Si Constantino hindi na pagano kung hindi siya na ay Kristiyano. Kaya nga, sa panahong ito, sa 313, ang kakristiyanuhan was lifted up, no? Nagiging nasa itaas na siya ang Kristiyano, nagiging tower na, no? Tinitingala na ngayon ang Christian religion sa kasaysayan. Nakukuha ninyo? Kaya nga, ang salitang Pergamos, lifted up, no? Put on high, na nagiging tower na ang Christian religion, tinitingala na siya sa kasaysayan ng Roma. At ang unang na-convert to Christianity, no other than Emperor of Rome. Kaya nga, dito yung paradigm shift, nagkakaroon ng paradigm shift. Mula sa persecution, inilagay na ngayon ang Christian religion sa itaas. Pero tingnan ninyo, sa ating paliwanag, subaybayan ninyo, ito yung estratehiya ni Satanas, paano siya papasok sa iglesia at baguhin niya ang doktrina ng iglesia at dito nagiging malagim at maitim na kasaysayan ng iglesia. Tandaan ninyo ang seven churches, katuwang nito ay ang seven seal. Kung inyong pag-aralan ang apat na silyo ng unang binuksan, ang una puting kabayo, ang pangalawa pulang kabayo, symbol of persecution sa Smyrna, at ang pangatlo itim na kabayo, katuwang nito, at kung ating pag-aralan itong Pergamos, equivalent siya sa itim na kabayo sapagkat dito gumawa si Satanas ng pagbabago sa doktrina ng iglesia, no? Pumapasok siya. Kaya nga ating titingnan, kaya nga ito yung kalagayan. Babalik muna tayo sa iglesia. Nagmaparang sobra akong nagmamadali, no? Extending toleration to all religion and Roman Empire, establishing Christianity as the pivot religion of the Roman state. No, sa lahat ng mga relihiyon, kasi magkakaroon na ng religious toleration sa Roman Empire, pero ang pinaka high regard sa lahat ng mga relihiyon,
ay no other than Christian Church o Christianity ang nagiging people religion sa Roman state. Kaya nga, ang ibig, nakikita ninyo yung salitang Pergamos, high elevation, lifted up, sapagkat dito, nalagay sa itaas ang iglesia. Na? Nasa itaas na siya. Tinitingala na siya ngayon. At ang unang convert sa mga pagano, ay walang iba kundi ang emperor pa mismo. Mayroon sa kasaysayan nga, maraming nagsasabi, na sa kasaysayan, kung gusto nila ang mga influential, ang mga elite na tao sa panahon ni Constantine, kung gusto, sa, lalo na sa court, no, sa mga korte, kung gusto nilang magiging kilala sa empire, ang ginawa nila ay nagpabautismo sila sa Christianity. No? Lalo na yung mga political na kasama ni Constantine, ang lahat niyang mga tauhan mula sa taas hanggang sa baba, na makikita natin ang mga naglilingkod sa estado, nagiging Kristiyano na lahat. Sabi nila, kung kayo'y maglilingkod sa akin, kayo din ay magiging Kristiyano na at hindi pagano. Kaya nga, mula sa korte, no? Mula sa emperor hanggang sa ano, mga mambabatas sa korte at sa mga elite, nagpumapasok sila, million of the pagans come to the church, na convert na ngayon sa iglesia, at hindi lang sila kakaunti, kundi million ka mga pagano ngayon ang pumasok na sa iglesia. Ha? Kaya nga ito yung, kaya nga dito tayo ating pag-aralan ang sinasabi ng Panginoon sa iglesia ng Pergamos. Sabi ng Panginoon, sapagkat siya ang nagbigay mensahe, nagbigay sulat, ating titingnan ngayon ang identification, sino ba ang nagbigay ng mensahe sa Pergamos? No, ito yung sinasabi ni Jesus Christ, "These things sees he who has the sharp two-edged swords." No, sino ito? Kung ating kilalanin, no, ang nagbigay ng mensahe sa Pergamos ay no other than Jesus Christ. Sabi niya, ito yung mga bagay na who has the sharp two-edged swords. Yeah, ito yung mga bagay na sinasabi ng ano, nagdadala, naghahawak ng espada na dalawang talim. Ano bang ibig sabihin ng espada na dalawang talim? Ito yung mensahe na binibigay sa naghawak sa espada na dalawang talim. Kaya kung ating babasahin ang, at titingnan muna natin ang ibang referensya sa Apokalipsis, kung ating titingnan ang Apokalipsis 1:16, "Out of his mouth went a sharp two-edged sword." No, hindi lang sa chapter 2 mababasa natin ang isang tabak na dalawa ang talim. Mababasa din natin sa Revelation 1:16. No, mula sa kanyang bibig lumalabas ang espada na dalawang talim. Sino itong nagsasalita na mula sa kanyang bibig lumalabas sa kanya ang espada na dalawang talim? No other than Jesus Christ. Kasi ang aklat ng Apokalipsis, Revelation of Jesus Christ. Kaya nang nagbigay siya ng mensahe, mula sa kanya, siya naghahawak ng espada na dalawang talim. Mula sa kanyang bibig, lumalabas ang espada na dalawang talim. Kaya nga ang pinanggalingan ng mensahe na sulat para sa iglesia ng Pergamos, galing ito kay Jesus Christ na mayroong espada na mayroong dalawang talim. At kung ating pag-aralan ang espada na dalawang talim, ano po ito? Ito po'y tinatawag na salita ng Panginoon. Itong Biblia ngayon na hawak natin, ito po ang salita ng Diyos. At ito po tinatawag na espada na may dalawang talim. Paano ko ipapaliwanag ng Biblia nagiging espada na dalawang talim? Habang ako nagsasalita, kung mayroon akong maling ginagawa, kung hindi totoo ang aking ano, ay masusugatan ako sa salita ng Panginoon. At kayo na nakikinig sa salita o mensahe ng mensahero, at kung hindi tama ang inyong ginagawa, masusugatan din kayo sa salita ng Panginoon. No? Kasi ang salita ng Panginoon, katulad ito sa espada na dalawa ang talim. Kung ating babasahin ang Hebreo 4:12, "For the word of God is living and powerful, and sharp
spare than two-edged swords, piercing even to the division of the soul and spirit, and of joint and marrow, sabi niya dito, and is of discerner of the thoughts and intent of the heart. Na, mapapansin ninyo, ano daw ang salita ng Panginoon? Matalas ito kaysa alinmang espada na dalawa ang talim. Kaya nga, ang salita ng Panginoon, nagsisimbolo po ito sa espada na dalawa ang talim. Kaya nga, ang mensahe ng Smyrna, pinanggaling ito sa kay Jesus Christ na mula sa kanyang bibig, lumalabas ang espada na dalawang talim. Ating pag-aralan, ang kondisyon, no, ating pag-aralan, ito yung greetings, identification, at saka kondisyon. Ating titingnan ang kondisyon ng church. Lahat na sa pitong iglesia, palagi mo itong mapapansin, I know your works. Napapansin ninyo yan? Mula sa iglesia ng Epeso, ito yung kung gustong malaman ng iglesia ang kanyang kalagayan, ito yung palaging sinasabi ni Jesus Christ, nalalaman ko ang iyong mga gawa. At ito yung gawa ng iglesia ng Pergamos. I know your works and where you dwell, where Satan's throne is. And you who hold fast my name and did not deny my faith, even in that days which Antipas was my faithful martyrs who was killed among you where Satan dwells. Gusto kong maintindihan ninyo ito. Sa iglesia ng Pergamo, sabi niya dito, nalalaman ko ang iyong mga gawa, no? And where you dwell. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at kung saan ka nakatira. Sabi niya dito, where Satan's throne is. Saan ka nakatira na kung saan ang trono ni Satanas nandiyan? Kailan ba nangyayari na ang kasaysayan ng iglesia, ang trono ni Satanas nakapasok sa iglesia? Oh, kung inyong pag-aralan ang kasaysayan sa pitong iglesia, saan na si Satanas sa kasaysayan? Kung inyong titingnan ang Pergamos, ito yung puna ng Panginoon. Sabi ni Jesus Christ sa iglesia ng Pergamos, nalalaman ko ang iyong mga gawa kung saan ka nakatira. At saan ang trono, kung saan ang trono ni Satanas naroroon. So, ang mapapansin ninyo, saan ang iglesia nakalagay, nandyan din ang trono. Bakit? Ang dating paganong Romano, nagiging Christian Rome na ngayon, at ang paganong Romano, pumasok na ngayon sa iglesia. At dala-dala na nila ang kanilang doktrina. Kaya nga, saan na ngayon si Satanas? Ang dati, ang Roman Empire, ito yung trono ni Satanas, ang Pagan Rome. Pero ang Pagan Rome ngayon, pumasok na ngayon sa iglesia. At tinatawag na ito sa mensahe ni Jesus Christ na kung saan ka naroroon, ay nandiyan din ang trono ni Satanas. And you hold fast into my name. Pero mayroong mga ilang Kristiyano dyan na pinanghahawakan nila ang pangalan ni Jesus Christ at hindi nila dininay ang kanilang pananampalataya. No? Sa 14, even in the days in which Antipas, my faithful martyr, si Antipas pinatay dito sapagkat bumangon si Antipas, no? Sabi ni Antipas, anong nangyayari sa iglesia? Hindi ito tama. Pero pinatay nila si Antipas. No? At pinatay siya sa isang nagbabagang brass. At tinapon nila si Antipas doon sa isang nagbabagang Tagalog sa brass. No? Dito namatay ang isang martyr na si Antipas. My faithful martyrs who was killed among you where Satan dwells. No? Kasi si Antipas nang pumasok ang doktrina ng mga pagano, sa halip na salita ng Diyos ang ituturo, hindi napapansin ni Antipas na ito ituro ng mga pagano. Anong nangyayari sa atin? Hindi ituturo ng Diyos, ito po ituro ng mga pagano. Pero habang nangyayari yan, pinatay nila si Antipas. Kaya nga ang salitang Pergamos, galing ito sa salitang purgos, castle or tower, atin na itong naintindihan na ang kakristyanuhan na ilagay na sa pedestal, na ilagay na sa itaas, no? High, lifted up, sapagkat
relihiyon na ngayon ng buong imperyo ng Roma. At ang gamos, ito po'y nangangahulugan ng marriage. Ito po'y nangangahulugan na kung ating unawain, ito po ang tunay niyang kalagayan. The name of that city has a significant meaning. It has to do with the union as in marriage and also refer to exaltation. Now, nagkakaroon ng union of marriage at nang nagkakaroon of union and marriage, nag-refer din ito ng exaltation. Pagkatapos nagkakaroon ng union, ang church at ang estado ay nakalagay na siya sa itaas, no? At ano na? Sa panahong ito nang nagkakaroon ng union at saka marriage ang iglesia, kailan ba ito nangyayari? Kaya nga tinapos ko yung Smyrna ko doon sa 100 to 323 sapagkat it was during Pergamos period. It was during the Pergamos period of the church. At 323, natatapos ito sa 538, that the union of church and state was accomplished. No? Sa taong 323, nagkakaroon ng union of church and state. Ang gobyerno at ang simbahan ay nagkakaisa na. No? At kung nang nagkakaisa ang simbahan at ang gobyerno, sino ngayon ang namamahala? No? At sa kasaysayan nito, ang namamahala sa iglesia, hindi na ang mga mangangaral. Kundi ang namamahala dito ay ang estado na. Anong ginagawa ni Constantine? Sa kasaysayan, si Constantino gumagawa ng edict. No? Gumagawa siya ng isang batas na ang Sabado, no? Ay ang day of rest na Sabado, ililipat na niya sa Linggo. No? Mapapansin ninyo dyan, at wala ng trabaho sa araw ng Linggo. At ito yung unti-unting pagpasok ng nagkakaroon ng union, ang church, ang state. Mula ang mga pagan doctrine, unti-unti na rin pumapasok. At tandaan ninyo, ito po'y estratehiya ni Satanas, magpakungwaring na convert sa kakristyanuhan. Nang nagiging kristyano na ang Roman Empire, ang Roman world, dito na nila, mula sa paganong pagsamba na ang Linggo, araw ng pagsamba nila sa araw, ginagawa na nila itong pagsamba sa mga Kristiyano at nangyayari ito sa 321. At sa 336, sa Council ng Laodicea, ginagawa na ito na pagsamba, no? Sa simbahan, gagawin na ang pagsamba tuwing araw ng Linggo. At marami pang mga batas maliban dyan. Kaya nga sabi niya dito, Constantine can rightfully claim the title of great, for he turned the history of the world unto new course and made Christianity, which until then had suffered bloody persecution, the religion of the state. Now, kaya nga ito yung nangyayari sa kasaysayan. At hindi lang yan, na ang Sabado binago na nila sa araw ng Linggo, at hindi yan madali. Kasi ang mga unang Kristiyano, nasasanay sila sa panahon kasi ni Jesus Christ sa apostolic time, hanggang sa panahon ng Smyrna, ang araw ng pagsamba sa Diyos ay Sabado. Pero sa panahon ni Constantino, sa panahon ng Pergamos, ang Sabado pinalitan nila sa araw ng Linggo. At hindi lang yan, na pinapalitan nila ang araw ng pagsamba, mayroong mga historia na nagsasabi na ang araw ng Sabado, hindi ito basta-bastang nababago. Kasi bagamat na si Constantino nagbigay ng batas, napapalitan na ang araw ng pamamahinga mula sa Sabado papuntang Linggo, mayroong pang ring mga iilang mga Kristiyano, mga tapat na nanantili sila sa pagsamba sa araw ng Sabado. Ang ginawa ni Constantino, ganito yun ang ating gagawin. Ating i-declare, hindi natin ang alisin ang araw ng Sabat. Sabi ni Constantino, mananatili, mayroong iilan na mananatili sa pagsamba sa araw ng Sabado, at dalawa na ang pamamahinga nila, Sabado at Linggo. Ang Sabado, ginagawa nilang a day of fasting. While ang Sunday, ginagawa nila naman nila a day of feasting. No? Ang Sabado, puasa, ang Linggo naman, pista. Kaya nga, sa palagay ninyo, saan dito sa dalawang araw ang magiging popular? No?
ang nagpupuasa, araw na nagpuasa, nagsamba sa Diyos, o araw sa pagpipista. So sa kasaysayan, madaling nagiging popular ang pagsamba sa araw ng Linggo kasi araw kung saan ginagawa nilang pista. No? Mas masaya ang kanilang karanasan sa araw ng Linggo. At hindi lang yan ang binabago ni Constantine. Maraming mga Diyos-Diyosan pumapasok sa kakristyanuhan. Sabi niya, kasi nang nagiging Kristiyano ang ano, ang civil power, ay gusto nila na magiging sikat ang kakristyanuhan. Para magiging lalong kilala, para lalong mailagay natin sa itaas ang Kristiyano na makikilala ng lahat sa buong mundo, ay ano, gagawa tayo ng gumagawa sila ng mga paraan upang ang layunin nila mas lalong makikilala. Ang mga lahat ng mga tao sa kasaysayan kung saan nag-umpisa ang mga Kristiyano, for example si Mary na ina ni Jesus, dapat magbigay tayo ng ating maglagay tayo ng larawan ni Mary as Mother of Jesus. At alam niyo kung sinong larawan ang nilalagay nila? Nakikita niyo si nakikita niyo itong larawan na may bata, no? Kung inyong pag-aralan sa kasaysayan, ito si Isis. At atin itong masusumpungan, ito yung Diyos-Diyosan na masusumpungan natin ito. This is the God of Egypt. At ang pangalan dito ay Isis at ang kaniyang anak na hawak niya si Horus. No? Mapapansin ninyo. At alam ninyo, ang Diyos-Diyosan na pagano na si Isis at hawak niya ang kaniyang anak na si Horus ay ginawa itong pumasok ito sa iglesia at ginawa ito ngayon na Mama Mary. Na mapapansin ninyo, mula sa pagano na mga practices, pumasok na ngayon sa iglesia. Ang larawan ni Isis, ginagawa ng larawan ni Mary na hawak ang baby Jesus. No? Pero dati itong Diyos-Diyosa ng mga pagano at na nagmula sa Egypt. Katulad nito, ang larawan ni Jupiter. Nakikita natin ang larawan ni Jupiter. Nakikita ninyo yung kanyang sombrero na mayroong sinag ng araw. Ito si Jupiter. Sabi ni Constantino, no, para magiging makilala ang mga Kristiyano, para magiging makilala ang Christian, maglagay tayo ng mga larawan na kilalanin natin. No? Si Pedro mayroong malaking nagagawa sa iglesia, ating gagawan siya ng larawan si Pedro. At alam ninyo, ang lahat nilang mga larawan, kumukuha sila sa Diyos-Diyosan na galing sa pagano. Ang si Jupiter na Diyos-Diyosan ng mga pagano, ginagawa nilang Apostol Pedro. Binabago lang nila ang pangalan. Ito si Apollos na hari, Diyos-Diyosan sa mga araw, ginagawa nilang si Apostol Pablo. At ito pa si Scapulos na ahas, na mayroon ding Diyos-Diyosan na naghawak sa ahas. Na mapapansin ninyo, si Scapulos, itong Diyos-Diyosan na may hawak sa ahas, na ito na ngayon si Mary. Na mapapansin ninyo, si Mary ngayon, sikat ito na Diyos-Diyosan sa Christian religion ng Catholic. Pero saan niya nagmula? Galin niyang sa mga Diyos-Diyosan pagano, pumasok sa iglesia at kinikilala na ngayon na si Mary na may hawak na baby Jesus, samantalang yan ang pagano nilang God na si Isis na hawak si Horus. Now, ngayon ating titingnan, at hindi lang yan, sa mga taong yan, kinikilala din si Mary na mayroong tinatawag na veneration of Mary. Now, yung respect to Mama Mary, ginagawa nila, kinikilala nila si Mary na irerespeto sa simbahang ito sapagkat ay mayroong malaking role na ginagampanan si Mary. At hindi lang yan. Si Mary dinideklara sa Council ng Nicaea sa 325 na tinatawag si Mary na co-mediatrix. Anong ibig sabihin ng co-mediatrix? Ay kung si Jesus Christ ay mediator sa kaligitnaan ng Diyos at sa tao, inilagay din nila si Mary na co-mediator of Jesus Christ.
Kaya nga tinatawag na niya na si Mary the comediatrix. Ito si ang Diyos-Diyosan na ito na si Hermes. Kung ating titingnan, may si Hermes, mayroong hawak na tupa. At pumasok ito si Hermes sa iglesia sa panahon ni Constantino, tinatawag ito nila si Hermes na Jesus the Shepherd. Kung inyong titingnan ang picture ni Jesus Christ, no, ay magkahawig sila ni Hermes, binabago lang ang buhok kasi si Hermes ang buhok niyang kulot na nakaano. Kung inyong titingnan ang mga picture ni Jesus Christ nung siya tumanda, ay picture yan ng kanilang Diyos-Diyosan na si Hermes. Kung ating titingnan ang mga larawan ng mga Katolik na mga ribulto, Katolik na mga larawan ngayon, ano inyong napapansin sa larawan? Nakikita ninyo yung sinag ng araw. Kasi sa panahon ni Constantino, hindi lang sila gumagawa ng Diyos-Diyosang mga larawan, ay ang sinag kasi ng araw, mahalaga yan sa kanila. Ang sinag, nakikita ninyo ang picture ni Jesus Christ, ang ulo, mayroong sinag ng araw. Ang kanyang puso, mayroong sinag ng araw. Kasi si Constantino, siya po'y isang emperor na sumisimba sa araw. No? Mula sa pagano, pumasok siya into Christianity, pero yung mga simbolo, yung mga kanilang sinasamba, dala-dala nila, at dito pumapasok ang idolatry sa loob ng iglesia. No? Mula sa Apostolic Ila, mula sa iglesia ng Ephesus, mula sa iglesia ng Smyrna, hindi ini-introduce ang idol worship. Pero nang dumating ang kasaysayan sa Pergamos, ini-introduce dito sa iglesyang ito ang idol worship. Ang mula sa mga idolo, mula sa mga images, mga Diyos-Diyosang pagano, pumasok na ngayon sa iglesia. O, mapapansin ninyo ang mga sinag ng araw. Ito, popular ito sa simbahang Katoliko. No, nakikita ninyo ang ulo ni Jesus, mayroong nabilog, no? Tinatawag yung halos, no? Mapapansin ninyo liwanag na sa kanyang ulo at ang kanyang puso mayroong sinag, no? At kung inyong titingnan ang sinag, yan po ay sinag ng araw. Kasi gusto ni Constantino na ang sinag ng araw makikita sa mga larawan na kanyang gagawing magiging Diyos-Diyosan sa iglesia. Kaya makikita ninyo ang picture ni Jesus, mayroong sinag ng araw. Kasi ang Diyos na kinikilala ni Constantino ay isang Diyos, no? Na Diyos na araw. Kaya mahalaga pa rin. Kaya nga yung ano niya, diyan ang kasaysayan kung paano nagiging ang turo ng pagano pumasok na ngayon sa iglesia. Kasi ang civil power at ang church nag-united together, nagkakaroon ng union as a marriage, at dito nagkakaroon ang problema ang ating iglesia. Dito tayo ngayon sa problem. Kanina ating napag-alaman yung kondisyon, no? Nalalaman niya ang gawa, pero si Satanas nakatira na kung saan nakatira ang bayan ng Diyos. Pero sabi niya dito, ano ba ang problema sa iglesyang ito? Ito yung isa, napag-aralan natin ang problema sa verse 14, sa 2 ng Apokalipsis. Verse 14, but I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. Kung ating titingnan, babalikan natin ito, sabi niya dito, mayroon akong few things, mayroon akong ilang mga bagay na laban sa iyo. Because you have there those who hold the doctrine of Balaam. Sabi niya, mayroon akong ilang mga bagay sapagkat mayroong nanghahawak sa doktrina ni Balaam sa inyong kalagitnaan. Hutot Balak to put a stumbling block before the children of Israel to eat sacrifice to idols and to commit sexual immortality. Sino ba ito si Balaam? Kung ating pag-aralan si Balaam, saan ba natin mababasa ang kasaysayan ni Balaam? Kung inyong babasahin ang kasaysayan ni Balaam, mababasa natin yan sa aklat ng bilang, sa Numbers 23
24 at saka 25. Si Balaam, isang propeta ng Diyos sa Midian. No? Habang naglalakbay ang mga Israelita, ay dumaan sila sa lugar ng Moab at si ang hari doon sa Moab ay si Balak. No? At si Balaam, isang propeta ng Diyos na buhay, ay gustong bayaran ni Balak sapagkat alam ni Balak na si Balaam ay isang propeta ng Diyos at siya po'y mayroong kapangyarihang magbasbas at magsumpa at makapangyarihan lahat ng sasabihin ni Balaam. Kaya nga sabi ni Balak, no? Nagsugo siya ng tao na pumunta kay Balaam. Balaam, pumunta ka dito, babayaran kita ng malaking halaga, no? Sa isang kondisyon na gagawin mo. Nakikita mo ang kampamento ng Israel, no? Kasi ang Moab nasa itaas, nasa ibaba naman ng Moab ang kampamento ng mga Israel ng diyan. At natatakot si Balak na mauubos ang kanilang lahi, kaya nga pinatawag niya si Balaam upang sumpain ang Israel at para ibibigay sa kanilang kamay. Pero ang ginawa ng Panginoon, no, habang tinatawag niya, naghandog, inutusan siya ni Balaam na maghandog ng handog, susunugin at kanyang susumpain ang bayan ng Diyos habang nagsasalita siya, no, sinabi na ng Diyos, "Huwag mong gagawin 'yan." Pero sabi ni hindi mapipigilan si Balaam kasi si Balaam, isang propeta na naglilingkod sa Diyos pero mayroon ding self-interest. Gusto din niya yumaman, gusto din niya ang kayamanan. Kaya nga hindi siya isang propeta na naghahangad din ng mga kayamanan sa sanlibutan. Kaya nga, hindi siya mapipigilan ng Panginoon, pupunta talaga siya doon, sabi ng Panginoon, wag lahat ng sasabihin mo ay hindi sumpa kundi pagpapala. Pero anuman gagawin ni Balaam na sumpa, hindi sumpa ang lumabas sa kanyang bibig kundi isang pagpapala. No, mula noon, naghihiwalay silang dalawa. Binabago ni Balaam ang kanyang strategy. At tinuturuan niya si Balak, no, na lahat ng magandang kababaihan sa Moab, bababa sa kampamento ng Israel kung saan makipag-sexual immorality, na makipag-fornicate sila sa mga Israelitas, lalasingin nila ang Israelitas habang si Balak magawa ng mga pista sa kanilang Diyos-Diyosan at i-convincehin, i-entice niya ang lahat na mga Israelita na kakain at sasamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Kung ating babasahin itong bilang 25:1 at saka 2, ito yung ating mababasa. No? Now Israel remain in Acacia groups. And the people began to commit harlotry with the woman of Moab. Napapansin ninyo? Habang ang Israel nasa Acacia groups, no? Doon sila sa naglagay ng kanilang kampamento, the people of Moab began to commit harlotry with the woman of Moab. Paano ito nangyayari? Nang hindi masumpa ni Balaam ang bayang Israel sapagkat wala siyang magagawa, tinuturuan niya si Balak kung ano ang gagawin. Sabi niya, pababain mo ang iyong magandang babae sa kampamento ng Israel. At makipag-fornicate. At ginawa ito ng mga Israelita. At pagkatapos nila makipag-fornicate sa mga Israelita, they invited the people to the sacrifice of their God and the people eat and bow down to their gods. Ito yung nangyayari. No, inimbitahan nila ang mga tao na sila po'y magsakripisyo sa kanilang mga Diyos-Diyosan at kakain at sasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan kasi si Balak gumagawa ng isang malaking kapistahan sa kanilang Diyos-Diyosan at maraming Israelita ang pumunta doon. At ang nangyayari, kung inyong babasahin pa ang kasaysayan,
Sabi ng Panginoon kay Moses, patawag mo ang lahat ng mga leader ng Israel, paharapin mo sa aking harapan. At nang pinatawag ni Moses ang mga Israelita, mayroong isang leader ng Israel na mayroon pang daladalang babae galing sa Moab. At nung nakita ito ni Pinehas na isang saserdote, ay nilapitan ni Pinehas at tinusok niya sa javelin. No? Pinatay niya yung babae kasama ang isang elder ng Israel. At mula noon ay nagkakaroon ng sinumpa ng Panginoon ang Israelita sa kanilang ginagawa sapagkat sila'y nag-sacrifice sa mga idol, sa mga diyos-diyosan na kaya nga diyos-diyosan ng mga taga-Moabites. Now, Balaam was the one who led Israel in joining with pagans, idol worshippers, to celebrate their feasts and holidays. Committing fornication means that the church was starting to seek power from the government to enforce her decrees. Now, kung ating pag-aralan, kung ating unawain ang kasaysayan ni Balaam, no, anong relasyon ba ni Balaam sa kasaysayan ng Pergamos? No? Kung si Balaam, siya yung dahilan, nagiging stumbling block na ang mga Israelita nagkakasala, ganun din ang kasaysayan ng taga-Pergamos. Now, ang isang lingkod ng Diyos na nagpakungwari, pumasok sa iglesia, pero siya ang dahilan na ang iglesia sumasamba sa mga idols. No? Ang iglesia ang nagiging idol worshipper sapagkat sa panahon ng Pergamos ang civil power nag-set up sila ng mga pista sa kanilang mga diyos-diyosan. Sa totoo lang, napapansin ninyo ang mga lugar saan mang dako sa Pilipinas kapag mayroong mga barangay, mayroong isang bayan, mayroon yung mga pista. At saan niya nagmula? Sa iglesia ng Pergamos. Sapagkat dito nagsisit up ang civil power ng mga pista sa kanilang mga diyos-diyosan, no? Alam niyo kung anong dahilan kung bakit mayroong pista? Saan ba yan honor? Saan ba yan in-honor ang mga pista? In honor to their gods. Kaya nga bawat mga pista, mayroon yang mga patron. Bawat pista, mayroon yung diyos-diyosan na kinikilala, no? At mayroong mga pista, mayroon yung mga kainan. At yun ang nangyayari sa panahon ni Balaam. Habang si Balak nag-institute ng pista, inimbitahan ng kanyang mga kababaihan ang mga Israelita na kakain sa kanilang kapistahan na at yung mga pagkain inihandog na pala sa kanilang mga diyos-diyosan. Sa panahon na yan, ang church was starting seek power from the government to enforce their decrees. No? Ang iglesia ngayon nakatingala sa civil power. Kung anong mga decrees na gagawin nila, susundin na ngayon ng iglesia. Kaya daladala ngayon ang iglesia katoliko sila. Maraming mga pista na sinisilibrate ang simbahang katoliko ngayon. Kasi nagsimula yan sa Pergamos. Pero ang nag-set up ng mga pista, wala yan sa turo ng Biblia, kundi ay turo ng mga pagano na pumapasok sa iglesia. No? Kaya nga sabi ni, ipinagbabawal ba ang pagsamba sa Diyos-Diyosan katulad ng ginagawa sa Pergamo sa panahon ng mga apostoles? Kung ating babasahin ang aklat ng mga gawa, 15:28, ang aklat ng gawa, For it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things, that you abstain from things offered to idols, from blood, from things entangled, from sexual immorality. If you keep yourself from this, you do well. No? Nagkakaroon ng maraming converts ang mga kakristyanuhan sa panahon ng mga apostoles. Kasi ang unang nangangaral ang mga alagad, nangangaral sila sa Israel lang. Pero nung nakakita si Apostol Pedro ng pangitain sa Gawa 11, ay nangangaral na sila sa mga hintil. At maraming mga hintil ngayon ang pumapasok sa iglesia at dumami na ngayon ang mga Kristiyano.
Pero nag-meeting ang mga apostoles, sabi niya ngayon, sabi ni Apostol Pedro, "For it seemed good things to the Holy Spirit and to us to lay upon you greater burden than this necessary thing." Sabi niya, huwag nating bibigyan ng maraming mga gawain itong mga hintil na pumapasok sa iglesia. No? Anong, kung di ano ang ating mga ipinagbabawal, nag-meeting ang mga alagad, sabi nila, ano bang ating sasabihin sa mga hintil ngayon na pumapasok sa iglesia? Sabi niya, "You abstain from things offered to idols." Isa sa pinagbabawal ng mga apostoles sa mga bagong converts, sabi niya, ipababawalan natin silang kakain ng mga pagkain na inooffer sa mga idol. At sa dugo, bawal na silang kakain ng dugo from things entangled and from sexual immorality. No? Pinagbabawal ang sexual immorality, yung pagsamba sa mga diyos-diyosan. Ang ibig sabihin yan, if you keep yourself from this, you do well. Sabi niya sa mga ano, nating tuturuan ng mga hintil, kapag layuan ninyo ito, ginawa ninyo ang mabuti. "Thus you also have those who have the doctrine of Nicolaitans, which thing I hate." Isa sa mga problema, maliban doon, na ang doktrina ng pagano nakapasok sa iglesia, ang kanilang mga ribolto, ang ribolto ng mga pagano, nagiging ribolto na ngayon ng iglesia, no? Kasi pinalitan na ang mga pangalan. Maliban dyan, pangalawang problema sa iglesia ng Pergamos, ito yung ano, "Thus you also have those who hold the doctrine of Balaam, or the doctrine of Nicolaitans, which thing I hate." May mga iilan din dito sa iglesia ng Pergamos na nanghahawak sa doktrina ng mga Nicolaitans. Ano ba itong, saan ba nagmula itong, ano ba itong Nicolaitans? Ano ba ang background dito? Ang background ng Nicolaitans, ito po'y nagmula sa isang diakono na si Nicholas. No, napapansin ninyo yung record ng mga gawa, mayroong 7 diakono na nagpinili nila karagdagan sa mga alagad. At isa dyan, si Nicholas. Si Nicholas sa kasaysayan, nag-backslide ito, mayroong ibang turo. At ang tagasunod ni Nicholas na diakono, nagiging grupo ng Nicolaitans. At ang Nicolaitans, nagiging isang relihiyon at mayroon itong mga turo. Ano bang turo ng Nicolaitans? Ang turo ng Nicolaitans, isa ito sa turo ng Nicolaitans, that the gospel of Jesus Christ frees me from the obligation of the law. Ang doktrina daw ng Nicolaitans, nagbigay daw ng kalayaan sa obligasyon ng pagsunod sa kautusan. At isa pa sa doktrina ng Nicolaitans, ang turo ni Nicholas, na ang ating physical na katawan, wala itong kinalaman sa ating espiritual. Magkahiwalay daw yan. Ito yung turo ni Nicholas. Na ang ating physical na katawan, anuman ang ating gagawin sa physical, hindi ito nakaipikto sa ating espiritual. As long as you, mayroon kang pananampalataya, yun yung espiritual na bahagi, ligtas ka kahit ano ang iyong gagawin. Kaya nga papansinin ninyo, nang pumasok ang pagan doctrine to Christianity, napapansin ba ninyo ang Katoliko ngayon na kapag magkakaroon ng pananambahan, kasi ako'y Katolik din dati, kapag magkakaroon ng pananambahan, pagkalabas mo sa sambahan, wala nang pakialam ang simbahan. Kahit pupunta ka sa sugalan, kahit pupunta ka sa magsugal ka, inuman, hindi yan pinagbabawal. No, napapansin ninyo, bakit hindi yan pinagbawalan? Kasi isa sa turo ng Nicolaitans, ang ating physical body at ang ating spiritual relationship, hindi ito magka-akibat. Ano ang gagawin ng iyong physical body, hiwalay yan sa iyong belief o spiritual na kalagayan. Kaya, kung as long as nananampalataya ka kay Jesus Christ, ligtas ka na. Kaya nga mapapansin ninyo dito, ang sa iglesyang ito, wala nang ipinagbabawal. Malaya na lahat. Kasi nang namatay si Jesus Christ, ay binigyan na ng kalayaan, wala nang obligasyon sa kautusan. No? Kaya nga, yun yung ano. At hindi lang yan, yung doctrine of Nicolaitans, doktrina din yan ng antinomism. Yan yung doktrina ng antinomism, ito akin ng antinomism na doctrine na ang kautusan niyuyurakan na wala ng halaga,
ano na, ay hindi na importante at popular yun sa ating kapanahunan ngayon. At ito yung doktrina ng Nicolaitans. The doctrine of Nicolaitans was the idea that the death of Jesus on the cross meant God's law no longer had to be kept. Ito yung doktrina ng Nicolaitans. Mula nang namatay si Jesus Christ doon sa cross, nangangahulugan na hindi na kailangan susundin ang kautusan. Kaya nga, Satan is busy bringing false doctrine and practices in the church. Mapapansin ninyo, si Satanas, busy na siya sa pagdala ng mga doktrina. Mula sa paganong doktrina, dinadala na niya ngayon sa loob ng iglesia. At hindi lang yan, hindi lang ang Katoliko ang nanghahawak sa doktrina ngayon ng Nicolaitans. Lahat ng Protestant world, nagiging doktrina na ng mga Protestantismo ngayon, ang doktrina ng Nicolaita. Na sabi ni Jesus Christ, which I hate. Sabi niya ito, it gets people seeing or thinking, ito yung mga tao nag-iisip at ito yung sinasabi ng mga tao, well, it doesn't really matter so much what I do. No? Ano man ang aking gagawin, ay hindi yun magmamatter. It doesn't really matter so much what I believe. I only have to believe in Jesus and I am sure I go to heaven. As long as mananampalataya ako kay Jesus Christ, ligtas na ako. Kaya nga, maraming doktrina ngayon sa kapanahunan ngayon, once saved, always saved. Kasi once na nananampalataya na kay Kristo, palagi nang ligtas. At yan ang doktrina ng Nicolaita. This doctrine was popular when the early church was being corrupted into apostasy. And it is very popular now. At kailan yan nagiging popular ang doktrina ng Nicolaita? Sa panahon sa iglesia ng Pergamos. Kaya nga ito yung sabi ni Jesus Christ, that you also have those who hold the doctrine of Nicolaitans, which things I hate. Kinamumuhian ito ng Panginoon. So, nakikita niya ang doktrina ng Nicolaita na pinanghahawakan na. Kaya nga ito yung nakikita na natin ang ano natin. Kaya nga Pergamos, kaya nga galing sa dalawang salita, Porgos, o castle or tower, high, lifted up, gamos, marriage, kasi ang pagan, ang civil power na ang kanilang religion, pagano, nakipag-marriage sa Kristiyano, nagkakaroon ng union of church and state. Pero ngayon, sino ang makapangyarihan? Ang makapangyarihan sa panahon ng iglesyang ito ay ang civil power. Ang civil power nagdidikta na ngayon sa iglesia. Pero sa sunod nating iglesia na pag-aralan, magugulat kayo. Hindi na ang nagdidikta ang civil power, kundi ang nagdidikta. Ang church naman nagdidikta sa civil power. Yun yung inyong matutunan sa sunod na iglesia, yung Thyatira. Nung ating titingnan natin ngayon, at ito yung mensahe ng ating Panginoon, repent! Sabi niya, magsisi ka. Kasi maraming mga tao, mga Kristiyanong nakakompromise, nagkakaroon ng kasalanan, sapagkat ang Diyos-Diyosan pumasok na sa iglesia. Sabi ng Panginoon, repent or else I will come to you quickly and will fight against them with the swords of my mouth. Kaya gusto ng Panginoon na sino mang nabiktima, sino mang nakipag-compromise, katulad ng Israel, nagsumemba na sa Diyos-Diyosan dahil sa mga pista na ginagawa, sabi ng Panginoon, magsisi ka. No? At sabi ng Panginoon, magsisis ang kanyang bayan. Sabi ni Jesus Christ, bakit magsisi? At kailangan madadama ng iglesia na dapat tayong magsisisi at kung itakwil natin ang panawagan sa pagsisisi, ito yung sinasabi ni Jesus Christ. He who reject me and does not receive my words has that which judges him, the word that I have spoken, will judge him in the last days. Kaya sabi ni Jesus Christ, sino yung nag-reject, nagtakwil sa akin at sa aking mga salita, mayroong hahatol sa kanya sa huling kapanahunan. Ang mga salitang aking sinasabi, siya ang hahatol sa kanya sa huling kapanahunan. No? Kaya nga, sabi ni, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, ano ba ang labanan
ng pakipaglaban sa bayan ng Diyos at sa kay Satanas. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, "For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh." Kahit man tayo ay lumalakad sa laman, hindi tayo nakipaglaban sang-ayon sa laman. "For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down stronghold." Kaya nga ang ating pakipaglaban, no, ay hindi ito literal na mga pangdigma na ating pinahawakan, no, na mga carnal, kundi ang ating pakipaglaban, "but a mighty in God for pulling down the stronghold." Kaya nga, ang ating pakipaglaban, ito po'y spiritual na pakipaglaban. Kung wala tayong lakas na spiritual, kung hindi sapat ang ating karunungang spiritual, hindi tayo mananalo sa digmaan. Dito tayo sa, na, mapapansin natin, yung problem, ang counsel, mayroong sabi ng Panginoon, ang counsel niya, magsisisi, repent, at kailangan mag-repent ang mga bayan ng Diyos sa kanilang kapanahunan sapagkat sila ay na-entice sa mga pagano sa pagsamba ng mga ribulto. Sa huling bahagi sa sulat niya sa Iglesia ng Pergamos, dito tayo sa huling bahagi sa closing, at after sa closing mayroong promise, ito yung the last one, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." Ito yung panawagan ni Jesus Christ sa huling bahagi. Sabi niya, kung sino yung mayroong pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Nakikita ng Panginoon ang kasaysayan ng iglesia. Kaya sabi ni Jesus Christ, kung sino yung may pakinig sa bayan niya sa panahon na yan, sa church age, mula 313 to 538, makinig sa mensahe sa iglesia, sa mensahe ng Espiritu sa kanyang mga iglesia. No? Sabi niya dito, ang promise, dito tayo magtatapos. "Ngunit sa mga magtatagumpay, to him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat." Sa kanila na magtatagumpay, ibibigay ko ang natatagong manna na kanyang makakain. Ating pag-aralan kunti sapagkat ito po'y huling bahagi. Dalawang importanteng bagay ang ating pag-aralan sa pagtatapos sa Iglesia ng Panginoon. Ang kanyang mensahe sa Iglesia ng Pergamos ay ang nagugustuhan ko dito sa lahat o sa kanya, sa bawat isa na magtatagumpay sa panahon na yan. At maaring sa panahon sa kasaysayan na nawagan sa ating panahon ngayon, nanawagan din ang Diyos na tayo ay magtatagumpay. "Ngunit sa lahat na magtatagumpay, ibibigay ko sa kanya ang hidden manna na makakain niya." No? Ano ba sa palagay ninyo itong hidden manna? Sa 17, "And I will give him a white stone, and on the stone a new name written which no one knows except him who received it." Maliban sa hidden manna na ibibigay, ito pang pangalawa na ibibigay ng Panginoon sa mga magtatagumpay. "I will give him a white stone, and on that stone a new name written which no one knows except him who received it." Ibibigay niya, dalawang bagay ang kanyang ibibigay. Ibibigay niya ang puting bato at ano ang nakasulat doon sa puting bato. No? At nakasulat ang kanyang pangalan at ang pangalang ito walang nakakaalam maliban sa kanya na tumatanggap. No? At ang pangako ng Panginoon sa magtatagumpay sa Iglesia ng Pergamos, bibigyan niya ng hidden manna na makakain. Pangalawa, ibibigay niya ang puting bato na mayroong nakasulat ng pangalan na walang nakakaalam sa sulat na yon maliban sa kanya na tumatanggap. Ipapaliwanag ko ito mamaya upang ating maintindihan. Doon muna tayo sa hidden manna. No, nakikita ninyo itong larawan, no? Kailan ba ibinigay ng Panginoon ang manna sa kasaysayan ng Israel na kinain ito ng mga Israelita? No? Ang hidden manna, ang manna ay ibinigay ito ng Panginoon habang sila naglalakbay sa Israel, sa wilderness
mula sa Ehipto papuntang Kanaan. Nang sila po'y nagugutom, binigyan sila ng pagkain. At ang mana ay ito po'y pagkain ng mga anghel. Ito po'y pagkain ng mga anghel sa langit. Nang Israelita nagutom, pinaulanan ng Panginoon. Pero tatanungin ko kayo, ano bang oras sa buong araw binigay ng Panginoon ang hidden mana? Yung mana, wala yung word na hidden. Ano bang oras matatanggap ng Israelita ang mana? Bago sisikat ang araw, ang Panginoon magpapaulanan ng mana. At kapag sisinag ang araw, kapag sisinag na ang araw, unti-unti itong matutunaw ang tinapay na pinaulanan nila. At mayroong instruction ang Panginoon habang siya nagpapaulan ng mana. Ang instruction ng Panginoon, ang isang pamilyang Israelita, mamumulot lamang sila ng isang omer, mayroong takal. Bawat araw, mula unang araw hanggang ika-anim na araw, mamumulot lang siya ng isang omer bawat araw sa kanyang pamilya. At bawat pamilya, sapat na magiging pagkain ang isang omer. Pero sa ika-anim na araw, hindi isang omer ang kanilang pupulutin, kundi dalawang omer. Sapagkat sa araw ng Sabado, kinabukasan, sa ika-7 araw, walang mana na mapupulot. No? Bakit ko ito kinikwento? Sapagkat sa mga magtatagumpay, ibibigyan ng Panginoon ng hidden mana na makakain niya. Ang mga Israelita, atin itong pag-aralan, sapagkat ito'y pinakain ng Panginoon sa Israelita. No, special ito na pagkain. At kung ating pag-aralan, ano ba ang ibig sabihin ng hidden mana na binabanggit ni Jesus Christ, walang iba po kundi itong salita ng Diyos. No, kung ating babasahin ang 1 Corinthians, pupunta tayo sa 1 Corinthians 10, 3 at saka 4, ito yung nakasulat. All eat the same spiritual food. No, ng Israelita kumakain ng spiritual food. And all drank the same spiritual drink. That they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Na mapapansin ninyo, lahat ng mga Israelita kumakain sila ng spiritual na pagkain, at lahat ng mga Israelita umiinom ng spiritual na inumin, at sinundan sila ng uminom sila sa spiritual rock na sumusunod sa kanila, at ang batong ito ay si Kristo. No, binabanggit ito, pala itong mana, ito po'y spiritual na pagkain. Kung ating pag-aralan sa ating kapanahunan ngayon, ano ba itong binabanggit ng Panginoon na sa lahat ng magtatagumpay, ibibigay niya yung hidden mana na makakain niya. Sa ating kapanahunan ngayon, pwede tayong kakain yan. Kasi ang hidden mana na binabanggit ng Panginoon, no other than the Word of God. Ito yung spiritual na pagkain natin. No? Sa lahat na magtatagumpay, ibibigay ko sa kanya ang natatagong mana. Tinatagong mana ito. Sapagkat hindi alam ng karamihan na at walang magtatagumpay sa kasaysayan ng Iglesia ng Pergamos na hindi sila kumakain sa espiritual na pagkain. Sapagkat ang hidden mana, napapansin, uulitin ko kanina yung binabanggit ko. Ano bang oras ay ibinibigay ng Panginoon ang mana? Nahuhulog ang mana sa oras ng alas 4 at alas 5 ng umaga, available, mapupulot na ang tinapay ng Diyos na nagmula sa langit. Pero kapag unti-unting lumabas na ang araw, unti-unting mawala sa lupa ang mana na ibinibigay sa Panginoon. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin mo, Brother John? Gusto ko sa inyong ibabanggitin ngayong gabi na ang hidden mana ng Panginoon na ibibigay sa atin na magiging spiritual na pagkain, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon, mapakinabangan mo ito na sa buong araw, kapag kakainin mo ang kanyang salita, sa may oras kung saan ibinibigay ng Panginoon ang kanyang mana. Bago sisikat ang araw, babasahin mo ang kanyang salita. Oh, bago sisikat ang araw, tatawagin mo ang iyong pamilya, ang iyong asawa at anak para pag-aralan ang salita. Kakain kayo sa espiritual na pagkain. Kapag sisikat na ang araw, ay naaalis na ang pagpapala ng Panginoon.
Tandaan ninyo sa lahat na maglilingkod sa Panginoon, kung gusto ninyong lalago ang inyong pananampalataya, bibigyan ninyo ang panahon, ang salita ng Panginoon. Ito yung tinatawag na hidden manna. At ang bibigyan ng Panginoon ng hidden manna ang lahat lang ng magtatagumpay. Tandaan ninyo, sa mga hindi magtatagumpay, hindi nila naranasan ang eksperyensya sa binabanggit niyang hidden manna. Doon tayo sa kasunod. No? Kaya nga, sa sunod na mga talata, sabi ni Jesus Christ, sabi niya sa 6:48, ano ba itong hidden manna? Sabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. Your father ate the manna in the wilderness and are dead. No? Sabi niya, this is the bread which come down from heaven that one may eat of it and not die. Sabi ni Jesus Christ, ako ang tinapay ng buhay. Ang mga Israelita kumain ng mana na mamatay. No? Mayroong tinapay na nahulog sa langit, pero ang nangyayari, nakakain sila ng tinapay, patay pa rin. Pero mayroong tinapay na nahulog sa langit, na kapag kakain ka, ay hindi ka mamamatay. Sino yan? Maliban sa salita ng Panginoon na sinisimbuluhan ng mana, isa sa mga pangalawang sinisimbuluhan na tinatawag na tinapay na nanggagaling sa langit, walang iba si Jesus Christ. No? Saan natin mababasa? John 6:48. Sabi ni Jesus Christ, ako ang tinapay na nanggagaling sa langit. Ang inyong ama kumakain ng tinapay sa wilderness, kumakain sila ng mana na mamatay. This is the bread, ito yung tinapay na bumababa galing sa langit. Pero sino yung kakain nito ay hindi na siya mamamatay. Sabi niya sa 51, I am the living bread which come down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, and which I shall give for the life of the world. Sabi ni Jesus Christ, anong sinisimbuluhan sa tinapay? Sabi ni Jesus Christ, ako ang living bread, ako ang buhay na tinapay na bumababa ganagaling sa langit. Sino mang kakain sa tinapay na ito, mabubuhay na siya magpakailanman. At ang tinapay na ito na aking ibibigay, no? I shall give is my flesh. Na, ang tinapay na aking ibinibigay ay ito ang aking laman. At which I shall give for the life of the world. Ang tinapay na ito, ito yung kanyang buhay. No, mapapansin ninyo, sabi ni Jesus, sino mang kakain sa akin, mabubuhay siya magpakailanman. Ang mga tagasunod ni Jesus Christ, ang una niyang mga tagasunod, alagad. Maraming tagasunod si Jesus Christ at alam ninyo, kung inyong babasahin itong aklat ng Juan 6, maraming nang napakinggan nila ang aral na ito, tumalikod sila. Sabi nila, mahirap ang pananalitang ito. Ang ibig bang sabihin, kakainin natin ang kanyang katawan para tayo mabubuhay? Kanibal yan, sabi ng mga ibang mga tao. Hindi pwede nakainin natin ang kanyang katawan. Ang ibig sabihin ni Jesus Christ na sino yung kakain sa tinapay na ito, sinong kakain sa aking katawan, no, sapagkat ang tinapay na ito ay kanyang katawan na ating kakainin. Gusto ni Jesus Christ na sa ating paglilingkod, magkakaroon tayo ng buhay na karanasan, magkakaroon ng yung inward relationship, magkakaroon tayo ng buhay na relasyon na kapag tatanggapin natin si Jesus Christ, papasok sa ating buhay, mamumuhay na siya, mananatili na siya doon, at siya na ang magiging kalakasan natin. Napapansin ba ninyo, kapag kayo, yan ang sinasabi mo, Brother John, napapansin ba ninyo, saan ba nanggagaling ang ating lakas? Di ba galing sa ating pagkain? Kapag tayo'y kakain sa tinapay, tayo'y magkakaroon ng energy, lalakas tayo. Yan ang gusto ng Panginoon. Na kapag tayo'y naglilingkod sa Kanya, kakainin natin ang Kanyang salita, kakainin natin ang ating katawan bilang ating kalakasan, maranasan natin siya sa buhay na karanasan, no?
Kung ano ang kanyang sinasabi, hindi lang ito isang pag-aaral, kundi ito'y magiging buhay na karanasan. Magiging living experience with your Lord, at dito magiging, ano, ito yung nais ng Panginoon. No? Kaya nga, mamumuhay tayo na karapat-dapat, no? Mamumuhay tayo na mayroong karanasan kasama ng ating Diyos. Eh, sapagkat ito yung sinasabi sa Matthew 4, versikulo 4, "But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God." Sinasabi ni Jesus Christ, ang tao ay hindi lang siya mamumuhay sa tinapay lamang, kundi mamumuhay, mabubuhay din siya sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. At tayong mga Kristiyano, dapat din tayong mabubuhay araw-araw sa salita na lumalabas na nanggagaling sa bibig ng Diyos. At saan natin yan makukuha? Sa salita ng Panginoon. Sana natutunan natin ang huling bahagi ng pangako ng Panginoon. Ito yung pangako ng Panginoon sa mga magtatagumpay. Ibibigay ko sa kanya yung hidden manna. At ating natutunan yung hidden manna na ibibigay sa magtatagumpay, ito pala yun, ang salita ng Diyos. Gusto mo ba, kaibigan, na magtatagumpay? No? Gusto mo bang matanggap mula kay Jesus Christ na ibibigay sa iyo ang hidden manna? Pwede mo itong umpisahan ngayon. Pwede mong kainin ang natatagong manna na ibibigay sa iyo ng Panginoon tuwing umaga bago sisikat ang araw. At ito'y magiging iyong kalakasan. Mayroon ngang isang pastor na nagsasabi, when you spend 5 minutes in the morning reading the Word of God, you will spend 30 minutes at evening confessing your sin. No? Sapagkat nagiging kalakasan mo ang 5 minuto na iyong in-spend sa salita ng Panginoon. At namumuhay kang sinamahan ng Panginoon, ngunit ayaw mong mayroong kasalanan na didikit sa iyong pamumuhay sapagkat ikaw ay naliwanagan ng kanyang mga salita. Ngayon nga ating titingnan, I will give him, ating pangalawang pag-aralan sapagkat mahalaga itong ikalawa. I will give him a white stone. Sa mga magtatagumpay, ibibigay ng Panginoon ang puting bato at doon sa bato nakasulat ang bagong pangalan na walang ibang nakakaalam sa nakasulat doon except him who received it. No. Ano ba itong white stone, Brother John, sa palagay mo? Ang white stone, sa unang kapanahonan, ginagamit ito ng mga hukom. Kapag ang isang salarin hahatulan, ang judge mayroon siyang hawak na 2 bato. Kapag ilagay ng isang judge ang puting bato, ibig sabihin sa mga naabswelto sa kaso, ibig sabihin kapag ilalagay ng ang verdict ng isang huwis ay ilalagay niya ang bato na hawak niya ay puti, ibig sabihin ay mananalo ka sa kaso. Pero kapag ang ibibigay niyang bato ay itim, ibig sabihin talo ka sa kaso. Na napapansin ninyo sa iglesia ng Pergamo, sabi ng Panginoon, sa mga magtatagumpay, akin siyang bibigyan ng puting bato. At sa bato na ito, nakasulat ang pangalan na walang nakakaalam except sa kanya na tumatanggap nito. Ano ba itong puting bato na binabanggit ng ating Panginoon? Ang puting bato, ibibigay ito sa mga magtatagumpay, no? At ang itong puting bato, ito po'y assurance ng Panginoon na ikaw ay nagtatagumpay mula sa paghatol na ginagawa niya sa santuario niya. At hindi ba ninyo alam na si Jesus Christ nandoon na ngayon sa most holy place? Nag-undergo sa isang judgment. Hinahawakan niya ang mga records kung ano ang ating ginagawa araw-araw at tayo'y hinahatulan. At ang verdict ng Panginoon, siya ang may hawak ng batong ito, ang puting bato. Sinisimbuluhan na siya ang judge. At kapag ikaw ay magtatagumpay, sabi ni Jesus Christ, sa mga magtatagumpay, ibibigay ko sa kanya ang puting bato. At ang batong ito, mayroong nakasulat. Ano ba ang nakasulat ito? Mayroong isang pangalan. At alam ninyo sa kasaysayan, sa mga Kristiyanong nagtatagumpay,
Hindi po ito aksidente na tayo'y nagtatagumpay sa ating paglilingkod. Sa lahat ng nagtatagumpay sa paglilingkod sa Panginoon, mayroon siyang karanasan. At ang karanasan niya, nagbubuo po ito ng isang malalim na relasyon sa Diyos. At itong malalim na relasyon, nagpuporma po ito ng karakter. At ito po ito'y nag-engrave sa isang bato na nagsusulat ng isang pangalan na hindi mababasa ng iba maliban sa kanya na binigyan ito. Lahat tayong mga Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, na mga nagtatagumpay, ang aking karanasan, ako lang ang nakakaalam paano ako naglilingkod sa Diyos. Maraming mga pagsubok, maraming mga kahirapan na nalalampasan, ako lang nakakaalam at ang aking Diyos. Ano man ang karanasan sa aking paglilingkod sa aking Diyos, ako lang ang nakakaalam. Kung paano napuporma ang aking karakter, paano niya binago sa pamamagitan ng aking karanasan, ako lang nakakaalam kung anong ginawa ng Panginoon, paano nababago ang aking karakter. Ganon din ang karanasan sa mga Kristiyano na mga magtatagumpay, na may hawak ng puting bato. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, sa mga magtatagumpay, bibigyan ko siya ng isang puting bato, at sa batong ito, nakasulat ang bagong pangalan, no? Na hindi walang ibang makakabasa maliban sa kanya na tumatanggap nito. Bakit walang makakabasa? Kasi ang nakasulat, ito yung kanyang karanasan paano siya binago ng Diyos. Kaibigan, nais ko na maaring sa mga nanonood ngayon, hindi ninyo alam. Maaring sa mga nanonood ngayon, wala pang karanasan. Wala pang relasyon, ikaw at ang iyong Diyos. Pero maaari mo itong umpisahan. At kung ikaw mag-umpisa sa isang relasyon, babaguhin ka ng Diyos. At kung ang pagbabago ng Diyos ay nagadepende ito sa iyong response, paano mo siya tinatanggap, paano pinuporma ng Diyos ang iyong karakter, paano kanya binabago mula sa pagiging kasalanan papunta sa kasakdalan, karanasan mo yan. At hindi yan mababasa ng iba, hindi yun walang ibang nakakaalam. Sapagkat ang pangalan na nakasulat, ang kahulugan po dito mga kapatid, ito po'y iyong karanasan between you and your God, no? Paano ka binabago ng Diyos mula sa pagiging makasalanan patungo sa pagiging banal na niligtas ka ng Panginoon, no? Kaya nga ito yung buhay na karanasan at ito yung nagpuporma ng iyong karakter. At nung napuporma ng iyong karakter, hinatulan ka ng Panginoon na ikaw ay ligtas na. Kaya nga, sana inyong naintindihan ang kahulugan sa maputing bato. Sabi ni Jesus Christ, no, sa sulat niya sa 2:24 ng Juan, "But Jesus did not commit himself to them because he knew all men." No? Sabi niya, Jesus Christ hindi basta-bastang nagtitiwala sa kanino mang tao sapagkat alam niya ang nilalaman ng tao, and had no need that anyone should testify of man, for he knew that was in man. Nalalaman ng tao, nalalaman ni Jesus Christ kung ano ang nasa loob ng tao. Tatanungin kita, kaibigan, maraming mga tao na kahit siya mismo ay hindi niya kilala ang kanyang sarili, at kahit ang inyong lingkod, ako man, ay hindi ako makapagsabi na ako mismo nakakilala sa aking sarili. Maring kayo, hindi din ninyo lubos na kilala ang inyong sarili. Minsan ako'y nangangako sa Panginoon na magtatapat, maglilingkod. Pero aking napatunayan yung aking pangako sa pagtatapat at paglilingkod sa isang saglit, napatunayan kong ako pala'y mahina at lahat kong pangako ay hindi ko pala magagawa. No? Kaya nga, sabi ko, hindi ko lubos na nakilala ang aking sarili. Pero si Jesus Christ, hindi din siya lubos na nagtitiwala sa kanino mang tao sapagkat hindi na kailangan na mayroon pang magtitestify sa loob ng tao. Kilala ni Jesus kung ano tayo. Kahit nga si Pedro, hindi niya lubos kilala ang kanyang sarili. Sabi ni Pedro, "Panginoon, sinabihin mo na kami tatalikod kung kayo gagawin man ng lahat. Ako hindi. Hindi kita talikuran." No, pero anong sabi ni Jesus Christ? "Hindi pa titilaok ang manok pagkanulo mo na ako ng ikalawa, pagkanulo mo na ako ng katatlong bisis."
Kahit si Pedro man hindi niya kilala ang kanyang sarili. Tayo, ako, ikaw, hindi mo kilala ang iyong sarili sa paglilingkod. Pero mayroong isa na nakakilala ng ating sarili. Kung ano ang nilalaman natin at nakakaalam ng ating buhay. At sino yan, kaibigan? Si Jesus Christ. Ay, ang ating Panginoon ay ating mapagkatiwalaan. At kung siya ay mapagkatiwalaan ng ating buhay, maari kaya na sa gabing ito atin ding maipagkatiwala din natin ang ating sarili sa Kanya. At sa lahat ng mga magtatagumpay ay makakaranas nito. Ito yung huling talata na ating babasahin bago tayo manalangin. The Gentiles shall see your righteousness, and all kings your glory. You shall be called by a new name, which the mouth of the Lord will name. Sabi ng Panginoon, sa lahat ng mga magtatagumpay, sa lahat na maliligtas, no? Mga makasalanang ililigtas pa ng Panginoon. Ito yung panukala ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa mga hintil, ang mga hintil makakakita ng kanilang katuwiran. No? Kapag tayo maglilingkod sa Diyos, ang nasa paligid natin ng mga hintil, makakakita ng ating katuwiran. And all kings your glory, kahit ang mga hari, you shall be called by a new name, which the mouth of the Lord will name. Lahat ng magtatagumpay, ang pangako ng Panginoon, bibigyan niya ng bagong pangalan na ipapangalan sa bibig ng Panginoon. Sana ang pangako sa ng Panginoon sa Iglesia ng Pergamos magiging pangako mo din. At sa gabing ito, ating natutunghayan ang iglesyang ito, maring nabibless o mayroon kang natutunan sa ating pag-aaral. Abangan ninyo ang susunod nating pag-aaral sapagkat lalo itong mahalaga, sapagkat ating titingnan anong galaw ni Satanas sa sunod na iglesia, atin po yung matutunghayan. Bago tayo magtatapos, imbitahan ko kayo, iuko natin ang ating mga ulo sa isang pag-aaral. Dakila naming Diyos, ako po'y nagpapasalamat, Ama, sa gabing ito na aming natutunghayan, aming nakikita ang galaw ni Satanas nang ginamit niya ang persecution sa Church ng Smyrna, dumami ang mga Kristiyano unto million. Binago ni Satanas ang kanyang estratehiya sa Iglesia ng Pergamos. Nagpakungwari siyang isang Kristiyano. Pumasok sa iglesia, dala-dala ang mga turong pagano at nagiging turo sa isang malaking simbahan sa panahon namin ngayon. Pero nagpapasalamat kami, Ama, sa kasaysayan sa Iglesia ng Pergamos na sa gabing ito aming nailahad na ibigay namin sa madla ang galaw ni Satanas. Hindi lahat ng relihiyon na nagdala sa pangalang Kristo ay tunay na relihiyon. Maraming mga doktrinang pagano, doktrina ng Nicolaita, mga maling turo na naging turo ngayon sa mga simbahan. At nawa ang pag-aaral sa gabing ito, Panginoon, magsisilbi itong liwanag saan man ito makakarating. Ang mga kaibigan namin na nakapanood, makikita sana nila ang galaw ng kaaway na ang Christian religion ngayon, it is Christian paganized church. At aming hinihiling, Panginoon, na inyong pangasiwaan ang mga buhay ng mga tao nagsubaybay sa aming mga programa, inyo silang pagpapalain. Tutulungan din ninyo kami sa aming ministry na habang gagawin namin ito ay pagpapalain ninyo kami, bigyan ninyo kami ng tapang na maibigay namin ito na walang takot. Alam namin na mayroong grupo ngayon sa John 17 Movement na tinatawag sapagkat ang aming Santo Papa ngayon ang kanyang 2 years, marami siyang nagagawa sa pag-unite sa lahat ng mga relihiyon sa buong mundo. At umaasa ako, Panginoon, na bago kami magiging huli sa aming pangangaral, malaman na ng mga tao ang kanilang mga galaw na sa sanlibutang ito, maraming mga Kristiyano ng mga doktrina hindi tama. Ito po'y mga doktrina na galing sa pagano, pumasok sa iglesia at ang iglesia na compromise sa maling turo. Ngunit nagpapasalamat kami na kayo naglaan ng isang iglesia na tinatawag ninyong mga remnant na sila ang magtuturo na magiging magbibigay alam sa sanlibutan
kung ano na ang nangyayari sa iglesia. Salamat, Ama, na inyo kaming pinangunahan, naway patuloy ninyo kaming gagamitin sa kausang ito, na patuloy kaming magtatagumpay kasama ninyo sa gawaing ito. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Umaasa kami na sa lahat naming mga nanonood, makakatanggap sila ng inyong pagpapala at inyong babala na baguhin nila, pag-aralan pa ang kasaysayan ng Iglesia sapagkat marami silang matutunan sa pag-aaral na ito. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po ay aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.